Hello mga kaibigan, welcome to my channel. At nito mga nakaraang araw nga ay nakatanggap tayo ng tawag galing sa isang nagpapakilalang Tagalulu daw siya. Sinabi niya na nanalo daw ako ng 5,000 Bahraini dinars. 5,000 Bahraini dinars. So kung i-convert natin yun sa peso ay nasa 650,000 din. Halos or mahigit kalahating milyon ang ating napanalunan. So sinagot ko yung tawag at ito yung aming naging conversation. You have won the prize, 5,000 BT. Your congratulations. So many congratulations, sir. 5,000 BT, really? You are really prize, sir. So that's why I will call you. Today, I will send the message in your number, the Lulu Hypermarket and save company. In your mobile coming SMS or not coming SMS, Lulu Hypermarket and save company, sir. You will send SMS? Yeah, hold on, I will send SMS in your mobile. In your mobile, come the message have the OTP verification number, the 5 digit, okay? The tell me number, I am into the computer, this same message after you go to any loan market, you receive the money, sir, okay? Okay. You can check, I will send message in your mobile. You can check coming message. Yeah, coming. Yeah, open message. Message have the 5-digit OTP number. Tell me number, sir. Wait, ha. So yun nga, sabi niya, nanalo nga ako ng 5,000 BD at para ma-claim ko daw, ay isend ko sa kanya yung message na ipapadala nila sa akin, yung number na ipapadala nila sa akin. So yung nag-send sa akin ng number, mga kaibigan, ay yung ZenPay. So isipin nyo, ha, Lulu daw ang sa Lulu daw ako nanalo ng 5,000 BD pero yung nag-send sa akin ng OTP o yung one-time password ay yung ZenPay. Meron akong account sa Zen. So alam ko na na-scam to, kaya ang ginawa ko, ibang number yung binanggit ko, hindi yung number na sinin ng ZenPay. Ayan. So panoorin natin ulit. Yeah. 581. Okay. 581 right? Yes. You're right, I will check now my computer system. Please keep on the line. Sir, this is maybe wrong number. Why? I will check now computer system. Computer not accept this number. I will send again message. You can check new one coming. Yeah. Now, 385. Yeah. Okay. 86. 385 86. Keep on the line. Stay on the line. I will check now, sir. This is maybe the wrong number. Why you give me the incorrect number, sir? Yeah, this is the number, oh. This is the number. It's coming. Okay, you send. This number is coming. Okay, please. Okay, you wait. 5 minutes. I will call you back. Okay. So yun nga mga kaibigan, no? So dapat na maging aware tayo sa mga ganitong klase mga scam. So kung ibibigay natin yung OTP na pinadala nila, yung one-time password na yon, no? Kung galing man ito sa BenefitPay, sa ZenPay o STCPay o kung anumang mga app ginagamit natin dito as mobile wallet, ayan, so baka ma-access nila yung ating account at magamit nila iyon para makuha yung ating pera o makabili sila ng kung anong bagay na gusto nilang bilhin. So ang ginawa ko, ibang number yung binigay ko sa kanila kaya hindi nila na-access yung aking account. So ginawa ko yung video na to upang maging aware po tayo lahat dito sa Bahrain o kung saan man tayong bansa sa mga ganitong klaseng scam na kumakalat ngayon online. At minsan nakakatanggap din tayo ng mga text message na nanalo tayo sa mga ganito at yun nga, hinihingi yung ating mga personal account. So paano ba natin malaman na scammer yung tumatawag sa atin? Unang-una, kung hindi ka naman sumali sa kung anong mga contest, bakit ka mananalo? Halimbawa, yung binanggit niya kanina, nanalo daw ako sa Lulu. Although may contest talaga yung Lulu ngayon, meron silang raffle, pero hindi naman ako nakabili sa Lulu. No, hindi ako nakabili sa Lulu ng kahit anong item. Kaya wala rin akong raffle ticket para sa Lulu. Isa pa sa mga paraan para malaman natin na scammer yung tumatawag sa atin
ay gumagamit sila ng mga application like Viber, WhatsApp, or Messenger para tawagan tayo, no? So kung yun ang ginagamit nila mga application para tumawag sa atin, mag-isip na tayo na scam yun, kasi yung mga network o yung kahit anumang mga gumagawa ng mga raffle dito ay hindi tatawa gamit ang WhatsApp or Viber o kung anumang messaging app na available para tawagan tayo. O, tatawag sila yan sa atin gamit yung fixed line mismo, yung landline. At wag na wag nating ibigay, mga kaibigan, yung ating personal na mga information. Halimbawa yung ating mga ID number, yung ating mga passport number o anumang mga personal information natin, dahil pwede nilang magamit yun upang ma-access yung ating mga accounts. Minsan may mga tumatawag din na hinihingi yung ating mga card number. And so bakit may bibigay yung ating card number sa kanila? So baka makuha din nila yung ating pera pagka binigay natin sa kanila yung ating card number or yung ating account number, no, sa ating banko. And so yun lang, ilan lang sa mga tips, mga paalaala upang tayo yung makaiwas sa mga scammers. So kung kayo ay may mga alam din kung paano makaiwas sa mga scammers na ito, mga kaibigan, ay i-comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin, at upang maging aware din yung ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng mga scam. So maraming salamat sa iyong panonood at see you sa ating next video.